Magandang umaga po sa bawat isa, purihin ang Panginoon. Sa panibagong umaga, pinagkaloob niyo po sa atin sa upang mag-aral ng kanyang salita at unahin siya sa araw na ito. Sa mga susunod pang araw, salamat sa Diyos at makapagsama-sama through online, magkaroon ng isang espiritu sa pag-aaral, sa pagpupuri, sa pagtanggap ng mensahe ng Panginoon. Hallelujah! Awit po muna tayo ng isang awitin, Most of All. Because of
blessings, not because of the favor. We love you not because the protection. We love you because you're you, O God. Oras na ito, Panginoon, muli kami ay mapumbaba at lumalapit sa inyo. Samahan niyo po kami sa aming pag-aaral. Nawa sa oras na ito, Panginoon, mapuno kami ng pag-ibig ninyo, Panginoon. Hallelujah. Salamat po sa inyo, aming Ama. Sa Holy Spirit, samahan niyo po kami sa mga makikinig. Ganun po ako na inyong gagamitin. Gabayan niyo po kami sa lahat ng aming gagawin. Tanging ang pangalan lang ng Panginoon ang maitaas sa oras na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Purihin ng Panginoon. Magandang umaga po sa bawat isa. Sana naman pong pribilehiyo ang pinagkaloob sa atin ng Panginoon upang makapagsama-sama. At salamat sa Panginoon dahil narito na naman po ako muli. Nung nakaraang linggo lang ay umuwi kami ng mga Thursday sa Pilipinas at bumalik naman po ulit ako ngayon sa dito sa Taiwan nitong nakaraang Thursday din. Friday pala kami umuwi, tapos Thursday naman ako bumalik dito nitong nakaraang linggo dahil ako po yung naimbita na magsalita at on the way na rin po ako sa UAE at ang mga susunod na bukas. Kaya salamat sa Panginoon dahil binibigyan tayo ng pribilehiyo na makapaglingkod sa Kanya at bigyan tayo ng responsibility na ganito. Pero gayunpaman, sa Diyos ang lahat ng papuri. Sa oras na ito, tayo ay mag-aaral ng Kanyang salita sa aklat ng Hageo or Haggai, chapter 1. Actually, babasahin natin yung mababaybayin natin ng konti itong buong aklat na ito. Dalawang chapter lang naman to, pero hindi naman natin, hindi tayo masyado magpapakatagal. Tulungan tayo ng Panginoon na matapos to on time o gayunpaman kapag overtime tayo ng hindi ganun kahaba. Hageo or Haggai chapter 1. Usahin natin sa verse 1 hanggang 3. Sabi dito, Haggai chapter 1 verse 1 to 3 or Hageo chapter 1 verse 1 to 3. Sabi po dito, noong unang araw ng ika-anim na buwan, ang ikalawang taon ng pagkahari ni Darius sa Persia, may sinabi ang Panginoon kina Zerubbabel at Josue sa pamamagitan ni Propeta Hageo. Si Zerubbabel na anak ni Shealtiel ang gobernador ng Juda, at si Josue na anak ni Jehozadak ang punong pari. Ito ang sinabi ng Panginoong makapangyarihan sa pamamagitan ni Propeta Hageo. Sinasabi ninyo na hindi pa ito ang panahon upang muling itayo ang aking templo. Salamat sa pagkabasa ng salita ng Diyos. Tayong mga Kristiyano ay madalas may mga Kristiyano hindi talaga nakaset ang priority nang tama. Nang tayo hindi pa man nanampalataya, we have our own priorities. At naka-level na 'yan. Kung ano 'yung pinakauna, ano 'yung pangalawa, 'yung mga sumusunod pa na sa ilalim. Minsan pa nga kahit ganoon ang sinasabi natin na ating priority, iba-iba naman 'yung ating kinalalabasan. Iba-iba naman 'yung nangyayari. Hindi pa tayo man nanampalataya noon, ha. Pero nung nagsimula tayong maging mananampalataya, maging Kristiyano, maging anak ng Diyos, our top priority must be God. God alone. But even if we say that our top priority is God, iba yung nangyayari pa rin. Inisip natin na, siguro, pagbibigyan naman ako ng Panginoon, patatawarin naman ako ng Panginoon, no? Maintindihan naman ako ng Diyos dahil all-knowing naman siya, naunawaan niya tayo at kung ano-ano pa, mahal naman niya tayo. Kaya dyan po muna kayo, Panginoon, babalikan ko kayo dyan. Dyan po muna kayo, Panginoon, tatapusin ko muna to, then I'll go to you. Ayun ba ang ibig sabihin ng ng first priority? Ganun ba ang itsura na ang unang priority mo ay ang Panginoon?
May kita mo kasi yan sa iyong pagkilos. Kung iyong priority, ang unang priority mo ay ang iyong pamilya, ginagawa mo yung pinakamabuti mo para sa iyong pamilya. Kapag ang priority mo ay ang iyong sarili, ginagawa mo yung pinakamabuti para sa iyong sarili. Kapag ang isang bagay na ang iyong pamilya, ang iyong last priority, may kita rin naman talaga sa pagkilos mo na ang iyong pamilya ay ang iyong last priority. Kung ang iyong sarili ay yung last priority mo, may kita rin naman sa pagkilos mo yung iyong last priority. Pero may mga pagkakataon kahit sinasabi natin na my priority is God alone or my first priority is God, hindi naman natin rin ito nagagawa. Iba yung nangyayari. Ngayon, sa tagpong ito, ito yung panahon na i-rebuild ng mga Israelita. Pinag-uusan sila ng Panginoon na itayo muli yung templo ng Diyos. Hindi na nga katulad nung sa panahon ni Solomon, pero mag-rebuild ng templo ng Panginoon. Pero nung matagpong ito, meron nagkaroon ng delay. No? Hindi agad-agad na napatayo yung templo sa maraming kadahilanan. Isa na ito sa mga kadahilanan ito. Sabi dun sa verse 2 to 3, basahin ko po ulit. Ito ang sinabi ng Panginoong makapangyarihan sa pamamagitan ni Propeta Hageo, sinasabi ninyo na hindi pa ito ang panahon upang muling itayo ang aking templo. Sinasabi ng mga Israelita, teka lang Lord, ano siguro hindi pa ito yung tamang panahon para itayo muna yung templo. Although meron na silang kalayaan no, na nakalabas na sila sa captivity, pero sabi nila, Lord, hindi pa siguro to yung panahon, hindi pa po ito yung panahon para itayo yung templo ninyo. At sa anong kadahilanan? Minsan may mga pagkakataon na pinapagana natin yung pagkakaroon natin ng pagka-all-knowing. Alam natin na, Lord, ito yung tamang timing. Panginoon, alam ko pong ito yung gusto niyo mangyari sa akin, pero ito po kasi yung tamang timing eh. Kaya gagawin ko muna po itong gusto ko. Panginoon, saka na muna siguro, hindi pa siguro panahon kasi hindi pa ako prepared, hindi pa ako ready. Hindi pa kami handa, masyado pa akong narami pang pagkukulang sa akin, kulang yung aking mga resources. Kaya saka na muna, Panginoon, hintayin ko muna na medyo umasyesenso muna ako para makapaglingkod daw sa inyo ng mas maayos. At kapag okay na, siguro yun na yung tamang timing. Pag nakita ko ng pabor na sa akin, yung lahat ng mga pagkakataon, kayo naman ang paglilingkuran ko. Yun na yung tamang timing, Panginoon. Ngayon, it's not just the time. Ganun tayo madalas sa Panginoon. We assume that we know the right or the best timing for God's commands. Oh my goodness. Mga kapatid, inayin niyo po yun. Iniisip natin na mas alam natin yung pinakamabuting timing kaysa sa Panginoon. Hindi, Pastor, hindi ko naman sinasabi yun. Hindi ko naman sinasabi sa Panginoon yun. Pero it can be seen in your life. It can be seen in your actions na ang iyong priority ay hindi, ay ang iyong unang priority ay hindi ang masunod ang Panginoon. O hindi ang Panginoon. May kita yan sa iyong pagkilos. Amen po ba? So, sabi dito, ganun ang nangyayari sa mga Israelita noong panahon na ito. Sabi nila, o Panginoon, di pa po ito yung panahon para itayo, kakalaya lang nila eh. Bakit kaya ganun ang naisip nila? Sa mga sumusunod, sa verse 4 ang sa mga sumusunod, sabi dito, matitiis nyo bang tumira sa magandang bahay habang wasak ang templo? Isipin ninyo ang mga nangyayari sa inyo. Marami ang hinahasik ninyo, pero kakaunti ang inyong ani. May pagkain nga kayo, pero kulang. May inumin nga kayo, pero hindi rin sapat. May damit kayo, pero giniginaw pa rin kayo. At may tinatanggap kayong sweldo, pero kulang pa rin. Kaya isipin ninyo ang mga nangyayari sa inyo. Ngayon, ito yung ginawa nila. Imbis na unahin nila ang pag-rebuild ng templo ng Panginoon, mas sinuna nilang i-rebuild yung kanilang sariling bahay. O ang kanilang sarili. No? Dahil kakalaya pa lang namin, Panginoon, eh. Kaya establish muna namin yung aming sarili, maging settled muna kami para makapaglingkod naman kami sa inyo sa susunod. Pero hindi ganun yung utos ng Panginoon sa kanila. They don't really manifest the true priority na dapat na meron tayo sa Panginoon.
Sinasabi muna nila, hindi Panginoon, ako na muna, ito muna ang sarili namin, ito muna ang pamilya namin, saka ako pupunta sa inyo, Panginoon, saka na muna yung templo ninyo. Saka na muna yung templo ninyo, Panginoon. Ngayon, if we don't set our priorities straight, if we don't set God as the first priority or building the temple of God, which is tayo rin naman. Sabi sa Bagong Tipan, tayo na yung mga templo ng Diyos. Templo ng Espiritu ng Diyos. If we don't prioritize God as our first priority, ano yung mangyayari? Sabi dun sa, babasahin ko na lang din yung sa mga sumusunod. Babasahin ko muli yung sa verse 4. Kaya sa verse 9 na lang, sorry. Verse 9 hanggang sa mga sumusunod. Sinabi pa ng Panginoong makapangyarihan, marami ang aming aning inaasahan ninyo. Marami ang aning inaasahan ninyo, pero kaunti lang ang inaanin ninyo. At sinira ko pa ng iuwi ninyo sa inyong bahay. Ginawa ko ito dahil wasak ang aking templo. Wasak ang aking templo habang ang bawat isa sa inyo ay abalang gumawa ng bahay ninyo. So makita natin dito mula sa verse 4, sabi ng Panginoon, may titiis nyo ba na tumira sa magandang bahay tapos yung templo ay hindi wasak na wasak? Mga kapatid, ganito sa kasing danger na yun na pagsantabi sa Panginoon. Kapag sinantabi mo yung Panginoon, sabi mo, Lord, ako po muna, ito po muna gagawin ko kasi babalikan ko na lang kayo. Kakasantabi natin sa Panginoon, hindi mo na nababalikan ng Panginoon. Makita mo na lang yung sarili mong malayo sa piling ng Diyos. Kakaabalang-abalan natin sa ating sarili. Nakita natin, wala na pala tayo sa Panginoon. Ngayon, sabi ng Panginoon, sige, inuuna mo yung iyong sarili, inuuna mo yung ma-establish yung sarili mo, sabi niyong Panginoon dito, marami ang iyahasik ninyo, pero unti lang yung inyong maani. May pagkain nga kayo, pero kulang. Sabi pa niya, may inumin nga kayo, pero hindi pa rin sapat. May damit nga kayo, pero giniginaw pa rin kayo. Sabi pa dito sa, tuloy ko na din sa verse 9. Marami ang aning inaasahan ninyo, pero kaunti lang ang inaanin ninyo. At sinira ko pa ito nang iuwin ninyo sa inyong bahay. Ginawa ko ito dahil wasak ang aking templo habang ang bawat isa ay, sa inyo ay abalang-abala gumawa ng bahay ninyo. Yun dahilan. Minsan sinasabi natin, no, Pastor, Panginoon, ito po muna ang gagawin ko ha. Tapos pagpalain niyo po ako. Bless niyo po ako, Panginoon, itong gagawin ko. Pag-unas ko sa aking sarili, pagtayo ko ng aking sarili, hindi ko sinasabi mga kapatid, masama ang magtayo ng bahay. Pero I know you get my point. Panginoon, ito po munang nais kong gawin. Pagpalain niyo po, make me prosper, make me victorious. And as we work for ourselves, akala natin na pagpapalatay, pero ang ginagawa ng Panginoon, sinasarado ng Diyos yung kalangitan. Sabi pa nga sa verse 10, kaya dahil sa inyo, ang langit ay hindi na nagbibigay ng hamog. Sabi dito, at ang lupa ay hindi na magbibigay ng ani. Pinatuyo ko ang lupain at ang mga kabundukan, kaya naapektuhan ang mga butil, katas ng ubas, langis, at iba pang mga ani, maging ang mga tao at ang kanilang mga hayop at mga pananim. All the things that you do for yourself, hindi nagiging prosperous. Bakit hindi mo kasi inuuna ang Panginoon? Sinasarado ng Panginoon. Pero, Pastor, parang napakadamot naman ng Diyos. Ginagawa ko, para naman to sa akin ikababuti. Pero bakit parang ang damot ng Panginoon, hindi niya ako pinagtatagumpay, hindi niya ako pinapalago, hindi niya ako pinagpapala. Mga kapatid, una sa lahat, yan ba talaga dapat yung unang mong gawin? Ito ba talaga yung dapat nating unang gawin? Ito ba talaga yung dapat na una nating unang pinapagawa ng Panginoon sa atin? And we ask God for favor. Mayroon ang tawag dyan, yung mga mayroon akong term dyan sa mga panalangin na hindi pa panahon, mga illegal prayers, o kaya hindi mo naman sinusunod ang Panginoon, bakit kami bakit ka ngayon nagde-demand ng karapatan na pagpalain ng Diyos? Eh una sa lahat, hindi ka naman sumusunod sa Panginoon. Kaya ang tawag ko doon, mga illegal prayer. Kaya hindi pinagpapala ng Panginoon yung mga hakbang natin kasi hindi naman yun yung dapat nating gawin.
Kaya may mga pagkakataon na hindi pinagpapala at hindi pinaprosper, hindi pinapalago ng Panginoon yung mga kabang natin kasi hindi naman siya yung ating first priority, hindi naman yun yung ating first na dapat gawin. Hindi naman ito yung pinagagawa ng Panginoon sa atin. Eh pastor, bakit naman ganon? Yung mga ibang hindi mananampalatay, mga unbeliever, ang lagu-lago, may ari na ng kumpanya, pinapayaman, yumayaman, maasenso. Ba't kami ngayon na mga anak ng Diyos ay hindi naman ganon, mga kapatid? Kung ang pag-asa natin sa mundo eh, ang pag-asa natin sa Panginoon eh para lang mapalago yung buhay natin dito sa mundo, napakakawawa natin. Mayroon pang talata sa Biblia, sabi doon, kung ang ating pag-asa sa Panginoon, sa ating sa kay Kristo ay para lang sa lupang ito, tayo na yung pinakakawawa sa lahat. Kung ating pagiging Kristiyano ay para lang ma-establish yung buhay natin dito sa mundo, you're missing a lot of things. Ang ba't ginagawa ng Panginoong Yesus na sarahan yung kanyang yung langit para hindi mapagpala yung paglihis natin dun sa dapat natin gawin? Mga kapatid, pag lumihis kasi tayo, alam niya na kakalihis natin, kakaiwas natin sa dapat natin gawin. Pag pinagpala niya iyon, maari tayong hindi na makabalik sa kanya. Kaya ginagawa rin ng Panginoon, itong ginagawa ng Panginoon na pagsarado sa pintuan ng langit para sa pagkapala at para ma-prosper yung ating hindi dapat gawin, ay pag-iingat na lang din ng Panginoon para hindi tayo malayo sa Kanya. Amen po ba? But if we set our priorities straight, may mga magandang mangyayari. So we need to set our priorities straight. Kung hindi ang Panginoon ang ating priority, hindi yung pag-build up ng templo ng Diyos sa ating sarili, sa ating buhay, kung hindi ang Panginoon ang number one priority natin, huwag na nating asahan na tayo ay lumago. O sige, pagbibigyan ka ng Panginoon, lumalago ka. Sige, lumalago ka naman sa sarili mong kayanan. Pero mga kapatid, ano mang gagawin natin sa ating sariling laman? Sa pamamagitan ng ating lakas ay temporal. Hindi yan panghabang buhay. Ngayon, sa mga sumusunod, sige, Panginoon, sa verse 12, yun ang ay nangyari. Nung narinig nila yung mensahe na ito, sa verse 12, sabi dito, at sinunod nga ni Zerubbabel, Josue at ang lahat ng mga Israelitang nakabalik sa Israel mula sa pagkabihag sa Babylonia, ang sinabi ng Panginoon na kanilang Diyos sa pamamagitan ni Propeta Haggeo na kanyang sugo. Sa pamamagitan nito, ipinakita nila ang kanilang paggalang sa Panginoon. Sumunod naman, pero ito yung mga sumusunod na issues. Oras na po ba? Nako. Pumanhin nyo na po at medyo mag-overtime po tayo. Sumunod naman yung mga Israelita. Si Zerubbabel, yung propeta. Propetas ng ano, yung high priest na si Josue. Sumunod naman sila. Sumunod naman yung mga Israelita. Pero, sige Panginoon, susundin ko po kayo. I will put you as at my top priority. Pero meron naging issue pa. Verse 13, sabi dito, sabi ni Haggeo na sugo ng Panginoon sa mga Israelita, sinasabi ng Panginoon na kasama ninyo siya. Pinalalakas ng Panginoon ang loob ni Zerubbabel, Josue at ng lahat ng Israelitang nakabalik sa Israel upang muling itayo ang templo ng kanilang Panginoong Diyos na makapangyarihan. Pastor, Panginoon, hindi po gagawin ko po kayong priority. Kaso nga lang, parang natatakot po ako, baka hindi ko po kayanin. O may isa sa mga reasons kaya hindi natin magawang gawing number one ng Panginoon as our top priority, natatakot tayo. Ano yung nagiging cause ng takot? Kasi hindi tayo sanay na lumakad sa pananampalataya. Hindi tayo sanay lumakad sa plano ng iba. Sanay tayong sundin yung ating sarili. Ngayon, pag inuna natin ang Panginoon, una sa lahat, siya ang ating susundin. Isa pa, takot tayo sa mga risk. Error mga kapatid, actually nga, hindi nga risk yung pagsunod sa Panginoon eh. Sure ka kapag ikaw ay sumusunod sa Panginoon, dahil alam mong sasamahan ka. Kaya yun nga rin ginawa. In-encourage sila ng Panginoon, sinabi ng Panginoon, nakasama ninyo siya.
pinalakas ng Panginoon yung loob ng mga ni Zerubbabel, no, ni Josue at ng lahat ng Israelita. Dahil alam ng Panginoon, teka lang, matatakot na itong mga to. Itong encouragement ko sa iyo. Sabi niya, kasama ninyo ako. Mga kapatid, kapag ginawa nating priority ang Panginoon, ito yung maganda sa ating Diyos eh. Utusan niya tayo, pero sasamahan niya rin tayo habang ginagawa yung utos niya. Hindi lang yung nakatabi at nagsusupervise, nakatingin lang dyan, at sige, okay, gawin mo, hindi. He also give us strength to do His will. So as we obey and put God as our first priority, naroon siya kasama rin natin habang nagtatrabaho tayo at habang naglilingkod tayo para sa Kanya. Amen po ba? So huwag kayong matakot kapag ipwesto na natin ang Panginoon as our first priority, huwag kayong mag-alala dahil kasama natin ang Panginoon. As we work and as we obey the Lord, kasama natin siya na naglilingkod. Habang naglilingkod tayo, pinapalakas na tayo niya, pinapatibay niya tayo, iniingatan niya tayo as we serve and obey God. Ngayon, sabihin natin at iisipin natin, Pastor, eh Panginoon, baka hindi ko magawa yung katulad ng ginagawa ng noon eh, yung mga dakilang lingkod niya noon, baka hindi ako makaabot dun sa ginawa nila. Mga kapatid, ngayon ganun din ang naging kaisipan ng mga Israelitang ito. Nagkaroon din sila ng ganung problema sa tagpong ito. Iniisip nila na, Panginoon, baka hindi katulad ng ibang templo, yung templo ni Solomon, yung templo na magagawa namin ngayon, hindi ko magiging kasing ganda. May mga ganun tayong kadahilanan. Panginoon, baka hindi ko magawa yung katulad ng iba nung nakaraan, yung mga ibang mga nauna sa amin sa paglilingkod. Baka hindi ko ma-reach yung kanilang naabot. Pero mamaya may sagot ng Panginoon dyan. Ngayon pa man, as we work with God, ito yung pangako ng Panginoon sa kanila. Sa verse 7 hanggang 8, tapos verse 18 hanggang 19. Simulan natin sa verse 4. Chapter 2 na po tayo. Chapter 2, verse 4 to 8. Sabi dito, pagkatapos ang sabihin na, Panginoon, baka hindi maging katulad ng dating temple yung magawa namin ngayon, napakapangit. No, baka hindi namin magawang mabuti, hindi namin magawang maganda. Pero sa ito yung sinasabi ng Panginoon, verse 4, chapter 2, verse 4. At malapit na po magtapos. Pero magpakatatag kayo, ipagpatuloy ninyo ang paggawa ng templo dahil kasama ninyo ako, ang makapangyarihang Panginoon. Eh ano naman kung hindi mo maabot? No? Sabi ng Panginoon, huwag kayo mag-alala. Kasama nyo ako. Tuloy nyo lang yung inyong paggawa ng templo. Sabi pa sa mga sumusunod, ganito rin ang ipinangako ko sa inyo ng mga ninuno. Pinangako ko sa inyo ng mga ninuno nang inilabas ko sila sa Ehipto. At ngayon ang aking espiritu ay mananatiling kasama ninyo. Kaya huwag kayo matakot. Huwag kayo magpakatakot. Ito rin yun. Kay Zerubbabel din sinabi yung, It's not by might nor by power but by my spirit. Ngayon sinapinapaalala ito ng Panginoon sa kanila, huwag kayong matakot. Sasamahan kayo ng Espiritu. Ng aking Espiritu. Sa susunod, verse 6, ang Panginoong makapangyarihan ang nagsabi na hindi magtatagal ay minsan ko pang yayanigin ang langit at ang mundo at ang lupa at ang dagat. Verse 7, yayanigin ko ang lahat ng bansa at dadalhin nila rito sa templo ang kanilang mga kayamanan. Kaya mapupuno ang templong ito ng mga mamahaling bagay. Sapagkat ang mga ginto at ang pilak ay sa akin. Bakit kayo mag-aalala sa resources? Sabi ng Panginoon, huwag kayo mag-ala. Yayanigin ko yung mundo. Yayanigin ko yung lupa. Yayanigin ko yung dagat. Yayanigin ko yung mga bansa. Dadalhin nila rito yung kanilang kayamanan. To be able to build the temple that I'm asking you to build. Yayanigin ko yung buong mundo, pati yung mga bansa, yayanigin ko. Dadalhin ko dito, dadalhin nila yung kanilang kayamanan para ma-establish yung templo.
Gagamitin ng Panginoon yung lahat ng kanyang resources. Parang ano yun, yung may alkansya ka tas sineshake mo para mahulog yung mga ano, yung mga barya, yung nalaman sa loob. Ganun din ang gagawin ng Panginoon sa atin. Yayanigin niya yung buong mundo at mga bansa para dalin yung lahat ng mga resources na kailangan natin to be able to build up His temple. Kung susunod lang tayo sa Panginoon, mga kapatid, yayanigin niya yung buong mundo. He will shake up all the things in this world and even other countries. Iba pang mga bayan. Para lang dalin yung lahat ng kailangan natin to be able to obey God. To be able to follow God. Mga kapatid, walang sinabi dito, labas nyo yung lahat ng kailangan, yung lahat ng meron kayo, tatayo natin yan. Hindi. Sabi ng Panginoon, magpapadala ako ng lahat ng kailangan ninyo to be able to build up my temple. At sabi pa dito, ito yung gusto natin verse 8. Sapagkat ang mga ginto at mga pilak ay sa akin. All the treasures, every gold, every silver, sa akin yan, mga kapatid, sabi ng Panginoon, sa akin yan, mga anak. Ginto at pilak, sa akin yan. Kaya kong ibigay yan. Kailangan nyo ng ginto at pilak? O sige, kaya kong ibigay yan. Amen po ba? Sabi pa dito. Kaya mga kapatid, as we work and obey God, as we set God as our priority, huwag nyo isipin na, Pastor, Panginoon, baka pag ginawa ko kayong priority, makalimutan ko na yung mga ibang dapat ko pang gawin. Baka makalimutan ko na yung pamilya ko, baka makalimutan ko na yung mga anak ko. Baka makalimutan ko na yung asawa ko, baka makalimutan ko na yung aking mga kamag-anak. Baka makalimutan ko na yung iba pang mga bagay, huwag kayong mag-alala mga kapatid. Pag sinet nating number one ang Panginoon, yung mga sumusunod pa sa listahan, covered niya na. Hallelujah. Tandaan niyo po yan. Kapag inuna natin ang Panginoon, yung mga sumusunod sa listahan, ayon sa kanyang kalooban, ay aayusin niya, iingatan niya, igawin niyang ipaprosper niya, pagpapalain niya. Ang kailangan lang natin gawin, mga kapatid, unahin natin ang Panginoon. Pera ba ay yung ating problema, mga kapatid? Sinabi na ng Panginoon, yung ginto at pilak sa akin yan. Iba't ibang mga resources ba yung iyong kailangan? Sinabi ng Panginoon, yayanigin ko na yan. Yayanigin ko yung mundo. Malaglag lang yung lahat ng kailangan mo. Magpapadala ako mula pa sa ibang bansa. No? Meron ako mga nakausap na itong mga nakaraan. Dalawang trabahador dito sa UAE. Isa pastor, isa kamanggagawa. Ay, dito pala sa Taiwan, sorry. Yung isang pastor natin, nagtataka sila kasi hindi siya kumukuha ng overtime. Lalo na kapag merong gawain. Pag may gawain at merong OT, hindi siya nag-OT. Ibang mga katrabaho niya, kompleto yung OT, alam niyo po ba? Pagkatapos ng swelduhan, mas malaki yung sweldo niya kumpara dun sa mga kompleto yung OT. At gumagawa ang Panginoon ng paraan para mapataas yung sweldo niya. Kahit wala siyang overtime. Akala natin, pag may overtime tayo, talagang napakayaman na natin. Pero siya, mga kapatid, nung inuna ng kapatid natin ito, ang Panginoon, ng mga gawain para sa Panginoon, daig pa ng sweldo niya yung lahat ng kompleto yung OT, overtime. Meron pa nga daw pagkakataon na habang nagkatrabaho siya, nagkaroon siya ng nakita siya ng problema sa isang machine na may alam niya sa by the near future mas magkakaroon ng matinding problema, magiging matinding damage. Kaya nung ni-report niya ito sa kanyang leader, ni-report naman ng leader niya sa pinakamataas pang yung sa tinatawag niyang big boss, yung pinaka-boss ng lahat. Sinabi ng boss niya, i-comment natin yung ginawa niya, no? At nung nakita niya yung commendation na iyon, laki. Pinapabura ng Panginoon yung lahat ng mga inuuna siya, mga kapatid. If you put God first, He will make a way para mapalago yung iyong pagtatrabaho. If you put God first, gagawa siya ng paraan para yung lahat ng mga sumusunod sa listahan mo ay mapagpala. Meron pang isa, wala pang tatlong taon sa trabaho niya, sa company niya. Anong ginawa niya? Nagtatrabaho lang siya ng tapat, no? Tapat lang siya nagtatrabaho sa Panginoon, sa kanyang company. Pero yung bonus niya, higit pa dun sa nagtrabaho ng 11 years, 9 years. Magulat na lang siya, wala pa siyang 3 taon, daig niya yung bonus ng mga nagtatrabaho na ng 7 taon, 8 taon, 9 na taon, 10 taon, 11 taon.
Dalinuuna nilaya ang Panginoon. Mga kapatid, if you put God first, oh hallelujah, hindi nyo na kailangan mag-alala patungkol sa pagpapala dahil sagot na tayo ng Panginoon. Yayanagin niya yung mga bansa. Yayanagin niya yung buong mundo. Kung kailangan natin ng gitno at pilak, bibigay niya ang lahat ng ito. But we need to put God first. Kaya naman hindi natin nararanasan ang tagumpay. Bakit? Kasi hindi naman ang priority natin ang Panginoon. Kaya hindi natin nararanasan ang pagpapala kasi yung ginagawa mo, hindi yun yung dapat mong gawin. Hindi yun yung una mong dapat gawin. Ingit na ingit tayo minsan sa mga pastor. Bakit sila, Panginoon, pinagpapala? Eh, kanya, pare-pares lang naman kami sa paningin ninyo. Pantay-pantay lang naman kami, Panginoon, sa inyong paningin. Bakit yung mga pastor parang ang yayaman? Bakit sila nakaranas mo lagi ng ano, pabor ninyo, ng pagpapala ninyo, mga kapatid? Kung meron mang isang model sa pagsunod ng Panginoon, yung isa na doon yung mga pastor. Eh, sinusunod nila yung kalooban ng Diyos eh. Baka tayo maingit sa kanila, eh, yung dapat natin gawin, sumunod din sa kalooban ng Diyos. Nakita ni natin sa kanilang mga buhay o pinagpapala si pastor ng Panginoon kasi sumusunod sila sa Panginoon. Eh, di ang dapat ko din gawin pala, eh, sumunod sa Panginoon. Hallelujah. Ngayon, dito na rin ako magtatapos sa balik tayo dun sa chapter 2, verse 9. Hallelujah. Meron pa akong gustong puntuhin, pero sige na nga, puntuhin na natin. Sabi dito sa verse 18 to 19, chapter 2, verse 18 to 19, bago tayo magtapos dun sa last verse. Sa ika-24 na araw, ngayon ay ika-9 na buwan, at ngayong araw na ito, natapos ang pundasyon ng templo. Tignan ninyo kung ano ang mangyayari mula sa araw na ito. Kahit wala nang natitirang trigo at wala nang bunga ng mga ubas at ang mga kahoy ay ng igos, pomegranata o olibo, pagpapalain naman kayo ng Panginoon simula sa araw na ito. Nung natapos yung pundasyon, mga kapatid, hindi pa chapter 2 verse 18 to 19, hindi pa tapos yung templo nito. Pundasyon pa lang yung natapos. Pero tignan yung pangako ng Panginoon. Kahit wala kayong trigo, kahit wala nang bunga yung mga ubas, yung mga kahoy ng igos, yung mga pomegranata, yung olibo. Kahit wala yung mga yan, kahit hindi pa umaani, sabi niya, simula sa araw na ito. Sabi ng Panginoon, simula sa araw na ito, pagpapalain ko kayo. Kahit hindi pa panahon ng pagtag-ani, mga kapatid. Kahit kakatanim mo pa lang, sabi ng Panginoon, simula sa araw na ito, kapag sinunod mo, tinapos mo isang part ng aking pinapagawa sa'yo, habang hindi mo patapos yan at tinutuloy mo lang, simula nung araw na iyon, pagpapalain ko kayo. In season or out of season. Hallelujah. So bakit tayo mag-aalinlangan sa pagsunod sa Panginoon? Bakit tayo mag-aalinlangan kung siya yung ating gagawing number one priority? Ngayon, balik tayo dun sa tanong sa ating last verse. Chapter 2, verse 9. Inisip kasi ng mga Israelita, Panginoon, hindi magiging maganda itong gagawin namin. Hindi kasulad ng ginawa ni Solomon, ni Haring Solomon, Solomon's Temple. Pero sabi ng Panginoon ito, mas maganda ang bagong templo kaysa dati at bibigyan ko ang lugar na ito ng kapayapaan at mabuting kalagayan. Ako ang Panginoon Diyos ang nagsabi nito. Sa English, the latter glory will be much greater than the past. Yung kalawalatian ng Panginoon nung nakaraan ng Solomon's Temple, sabi niya, masigit pa yung gagawin ko dito sa gagawin ninyo. The next glory, the latter glory. Huwag niyo na, mga kapatid, huwag niyo na isipin na, Panginoon, baka hindi kasing ganda, hindi kasing sparkly yung gagawin niyo, yung gagawin namin para sa inyo. Katulad ng mga nangyari sa noon, huwag niyo na isipin po yun. Ang mahalaga, pupunuin ng kalawalatian ng Panginoon yung templo na gagawin natin. Kung uunahin natin ang Panginoon, lahat ng gagawin natin para sa Kanya, ibubuhos niya, o lalagyan niya ng kalawalatian na nanggagaling sa Kanya. Sasamahan niya, papatnubayan niya, magpapalain niya. And it will be much greater than the past. Bakit ganun? Bakit ganun? Adi, unfair pala ang Panginoon. Mga kapatid, pasama na ng pasama ang mundo. Nakikita niyo na po yan. Malapit na talagang bumalik ang Panginoon. Palala na ng palala ang mundo.
Alam niyo po ba kung anong church yung dadatnan ng Panginoon? Alam niyo po ba kung anong klaseng simbahan yung dadatnan ng Panginoon sa kanyang muling pagbabalik? A perfect church. A perfect church. Imagine niyo lang po anong itsura ng perfect church. Kaya kailangan nating unahin na ang Panginoon, mga kapatid, malapit nang bumalik ang Diyos. Set God as your top priority. Huwag nyo nang ganang itindihin yung mga pangangailangan na yan. Alam na yan ang Panginoon. But just set God as your top priority. Amen po ba? Set God as your top priority. Pera ba ang kailangan natin? Silver, gold and silver is mine. Ibang resources ba ang kailangan natin? Yayanigin ng Panginoon ng mundo. Hindi pa ba panahon? Eh pastor, hindi pa panahon ng tagani. Kahit hindi pa panahon ng tagani, ngayon pa lang pagpapalain ka na ng Panginoon. But you need to put God first as your number one priority. At habang ginagawa natin yon, from glory to glory, nagiging perpekto yung templo ng Diyos tayo. Hanggang sa muling pagbabalik ng Panginoon, madadatnya na tayo ng mga perpekto. Amen po ba? Hallelujah. Salamat sa Diyos. Aming Ama, pinupuri po namin kayo at pinasasalamatan. Salamat po sa inyong mensahe. O patawarin niyo kami, Panginoon, kung hindi namin kayo ginawang priority. Kung naging abala pa kami na unahin ang aming mga kagustuhan, gawin yung aming mga nais, at isang tabi yung mga dapat namin gawin na inuutos ninyo. Patawarin niyo kami, Panginoon. At ngayon, aming Diyos, katulad ng inyong mga pinangako, sa panahon na ang bawat isang naririto na nakikinig at makikinig pa sa mga sumusunod, Panginoon, kaming lahat, sa panahon na gawin namin kayong number one priority, hallelujah, in the name of Jesus, ibuhos niyo ang pagpapala. Buksan niyo ang durungawan ng langit. Ibigay niyo ang lahat ng aming kailangan para makatuparan, o Diyos, ang inyong kalooban sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Bigay niyo po yung lahat ng aming kailangan upang maitayo ang templo. Ang buhay namin, Panginoon, ma-establish sa inyo. Hallelujah. Na kahit hindi pa panahon ng tag-ani, naririyan ang pag-ani, naririyan ang pagpapala dahil lamang sa inyo, O Diyos. Hallelujah. Salamat po sa inyo. Hallelujah. Panginoon, salamat po sa inyong mensahe na nagpapaalala sa amin na kayo dapat ang aming number one priority. At Panginoon, kung kami ay nalalayo, nalilihis dahil sa aming mga sariling kagustuhan, katulad ng sinasabi sa inyong salita, Panginoon, don't make us prosper. Don't give blessings kapag humahakbang kami na layo sa inyong kalooban. Upang maalala namin, o nga pala, kailangan ko palang gawing priority number one ng Panginoon. Hallelujah. Salamat po sa inyo, O Diyos. Give us the wisdom to know what to do, to know what to say, to know what to act, O God, na ayon sa inyong kalooban. Salamat po sa inyo, aming Ama, sa inyong mensahe, sa inyong salita. Sa bawat isang naririto, Panginoon, they have different issues in our lives, at alam ko, alam niyo po iyon. Tumugon po kayo, Panginoon, ayon sa kanilang mga pangangailangan. At lahat kami, Panginoon, kung kami ay nananabik at nag-aabang sa muli ninyong pagbabalik, kayo, Panginoon, ang gagawin naming number one priority. Salamat po sa inyo, aming Ama. Pinupuri po namin kayo at nasasalamatan, O Diyos, sa pagkapala po ninyong sumagana sa bawat isa, saan man sila ngayon, sa oras na ito na nakikinig, pagpalain niyo po sila ng lubos, lalo na sa panahon na kami ay tumutok sa inyo. Salamat po sa inyo, aming Ama. Sa inyo lamang ang lahat ng papuri. Pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. God bless po sa bawat isa. Bago ko makalimutan, binabati ko po ang aking asawa na nasa Pilipinas ngayon. Hindi ko na po siya makasama ngayon dahil third trimester na po niya. Papasok na po siya sa third trimester. At magiging angkop sa kanyang kalagayan yung pagbiyahe abroad. Kaya sa aking asawa, mahal kita, no? See you if ever next year kung matuloy tayo sa iba't iba pang mga lakad. Pero pagpalain ka ng Panginoon, ingatan ka ng Panginoon kasama ng ating baby. Ganoon din po sa bawat isa, saan man po kayo naroon,
sa ibang bansa man o sa Pilipinas, pagpalain po kayo ng Panginoon. Isama niyo po ako sa panalangin. Sa araw po ng Tuesday ay pupunta na po ako, babiyahe na po ako papuntang Middle East para sa mga anniversaries po doon. Isang buwan mahigit po ako mag-i-stay sa UAE. At lobby, kung lolobby ng Panginoon ay kung makapag-process ay matuloy rin tayo hanggang Egypt, no? Kaya kung matuloy po ako sa Egypt, next year na po ako makauwi para mabisita yung ating mga kapatid po doon at mapalakas po sila sa tulong ng Panginoon. Kaya muli, God bless po sa bawat isa. Pagpalain po kayo ng Panginoon kung nais niyo pong tumulong. Salamat po sa mga nagkaloob ng tulong nitong mga nakaraan na para sa gawain ng Panginoon at pag-imisyon. Kung nais niyo pa rin pong tumulong, feel free po na kontakin ako. At mga kapatid, lalo tigit ng mga panalangin, napakalaking bagay po noon. Napakalaking bagay po ang panalangin para sa mga gawain. Kaya God bless po sa bawat isa. Pagpalain po kayo ng Panginoon. To God be all the glory. God bless po.